Pati yung prop namin, hinamon niya ng suntukan. Gusto ko lang maging masaya. Oh, ang sabi ko sa buhay ko, kahit babagsak, edi ulit na lang ulit. Ano naman, yung bumagsak ka, nalungkot ka? Hindi, normal na sa akin yan eh. Oh. What's up mga bro? Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga. Kung ano oras naman ito pinapanood. Guys, umuulan dito sa amin ngayon. What a beautiful weather. Kala ko view. Pagtutok mo sa akin. Umasa view? Ko. San? San tol? Oh, ayan o. Oh. Cute naman ako ah, di ba? Sabi mo dati. Cute. Ayan na. Mga kuyukot. Agara. Pero yun nga. Kasi kagigising ko lang. Pag gising ko, may problema agad ako. And believe it or not, yung problemang yun, wala akong kinalaman. Pero problema ko na siya ngayon. Ano ba problema mo? Jig, pagbukas ko ng cellphone ko, may nakita akong batang babae, 13 years old, nagpakamatay dahil sa module. Dami ko rin nakita ng ganun. Ngayon, isipin natin, sino ba yung mali? Yung estudyante or yung teacher? Kasi minsan, ang hirap nitong ano yan, hirap. Yung ano? Tara nga, Jig, sumama ka nga sa akin. Yung ano? Tsaka kasi, dito sumama ka sa akin, dito natin pag-usapan. Gusto ko kasi masincere natin pag-usapan to. Kasi hindi to biro, okay? We should spread awareness about dito sa mga ganito nangyari. Lalo na ngayon, kasi pag may isang nauna nagpakamatay dahil sa module, minsan naiisip nila trend eh. Alam mo yun, yung parang... Baka pa hindi utak ng mga kabataan. Oh, iba kasi utak ng mga kabataan ngayon, guys. Wala pa tayo, masilungan, umuulan, Jig, parang tanga naman kasi. Dito, upo. Sinundan ko lang. Upo tayo dito. Okay, guys, nandito naman sa isang ligtas na lugar sa ilalim ng terrace ng balkonihan. At least hindi kami nauulanan, di ba? So ayun nga guys, ulit na sabihin ko ha. Hindi, yung mga kabataan kasi ngayon, and I'm talking about yung mga bata, unlike dati kasi na tutok yung mga magulang sa mga bata, di ba? Tutok sila. Pero ngayon, yung generation natin ngayon kasi, kahit yung mga parents natin minsan, nahook na rin sa social media, so hindi na masyado natututukan yung mga anak nila. So pag scroll ko ng Facebook, may nakita kong batang babae, 13 years old, nagpakamatay dahil sa module. Feel ko may mali dun talaga yung depende. Oh, wala ako sinabi ito ha. Kaya kung may kakasuhan kayo, siya na yung bahal. Hindi, malakas love ko pare. Oh. Hindi, pero joke lang. Tama naman eh. Hindi kasi hindi sila naging considerate sa mga tao. Hindi mga sila tepatay-patay yung estado ng buhay. Tsaka yung knowledge. Hindi lahat mabilis matuto, hindi lahat mabilis makagets, hindi lahat yung creativity tsaka yung knowledge talaga nila, yung capacity nila. Capacity. Hindi naman sinasabing bobo, pero hindi naman, syempre, ang sabi nga nila, no one left behind. Paano yung halimbawa, mga slow learner, aminado ako, slow learner. Lalo na ako. Mabagal ako makagets talaga. Lalo na ako. Kaya medyo hirap ako, kaya minsan tatalang pa ako sa mga kaklase ko eh. Syempre, paano naman yung iba, ang halimbawa magtuturo sa'yo, magulang mo, paano kung yung magulang mo hindi naman nakapag, high school, college, ganun, paano na yung bata, di ba? Ito pa, una muna natin anuhin, kasi is either the teacher or the student. Una muna natin pag-usapan is yung student. Okay. Guys, kapag kayo namumblema sa module or hirapan kayo talaga ng sobra, tapos ipinasa nyo and then hindi tinanggap and then sabihin sa'yo, masakit. Alam ko, masakit yun yung hindi natatanggapin. Tapos sabihin, bagsak ka, ganun. So, ginawa mo naman yung best. Ginawa mo yung best mo. Okay, sige, sabihin natin. Eh di, masakit sa pakiramdam mo. Pero dapat hindi naging option yung suicide, guys. Never an option yun. Kasi sobrang ganda ng buhay. Hindi naman, yung buhay mo naman, hindi umiikot lang talaga sa pag-aaral. Guys, to be honest, kasi ako alam ko sa pakiramdam ko kasi first time ko talagang bumagsak subject nung pagdating ko ng college, no? Pagdating ko yung college, eto, real talk to hindi ako ganun katalino. Maluko ako. Pero alam ko na hindi ako yung tipo na babagsakin. Kasi ginagawa ko yung part ko dun sa subject namin. Ginagawa ko yung part
nag-start ko sa subject namin, tapos nakuha ko ng mataas, meron pang ibang tao na mas mababa na ako score, pero tahimik, nasa ng teacher. Pero ako, na alam ko naman sa sarili ko na pumapasa naman sa mga quizzes, test, exams niya, pero maluko lang ako. Tapos, isang beses, kasama ko si Jonah dito actually. Si Jonah, binato ng papel yung teacher. You stupid! Pagbato ng papel yung teacher, yung teacher tumingin sa amin. E di sabi ko, sino yung bumato? Hindi ko alam, inamin na sa ni Jonah yung pagkatapos na nun. Nagalit yung teacher, pinaiwan ako si Jonah, pati yung isa naming classmate. Pinaiwan kami tatlo, kinausap kami. Sabi, wala nga amin sa inyo, ibabagsak ko kayo lahat. Wala talagang umamin. Ano mo yun? Oo, mali yung ginawa namin. Sabi namin mali. Kasi, binigyan tayo yung teacher, first of all, we have to respect our teachers, pero maluko nga kasi kami. Tapos, pagbatuan ni Jonah, inamin niya sa akin na ako bagay yung bumato. Gana. Pero, nasabi niya yun, after na mangyari, na binagsak ako, si Jonah, pati yung classmate namin, binagsak kami. Sobrang brokenhearted ako nung kasi never pa akong bumagsak sa isang subject na talagang uulitin ko yung subject, i-retake ko. Eh, syempre sa college, pag bagsak kasi sa isang subject, uulitin mo yun eh. Mag-enroll ka ulit dun eh. So, naging erect ka. Tapos, yun nga, naging erect ako. Yung pag-graduate ko late, sobrang sakit sa akin nun. Iniyakan ko yun. Hindi, meron. Iniyakan ko. Pero may si Jonah, sabi sa akin, ba't kayo iiyak, Dan? Eh, ano lang yan eh. Subject lang yan. Eh, di bagsak. Ulitin mo na lang. Hindi pa tapos ang buhay mo. Yung lang ba umikot ang buhay mo? Siyempre, hindi. Ang dami pang ways dyan. Kaya doon ko na-realize na, okay, pagbagsak ka. Ano yun? Pera, siyempre, problema. Hindi naman tayo lahat sa gani. Kahit naman ako, hindi eh. Kasi tito ako nagpaparo sa akin. Kaya. Pero yun nga. Yun sinasabi ko nga. Hindi yun sapat para tunin mo yung buhay mo. Huwag kang laging titingin sa negative side ng buhay mo. Kasi pag hindi ba nagkakaproblema ka, lagi lang natingin sa negative side ng buhay mo. Mali yun. Dato ka sa positive side. Yung always dun ka sa learning side ng buhay mo. Kung ba, alimbawa, nagkamali ka, take kita sa lesson, ganun. Hindi yung idadown mo yung sarili mo, maghanap ka ng reason na para hindi na mag step forward, gano'n. At lagi kang maghahanap ng reason para bumangon doon sa pagka, alam mo, syempre bumagsak ka. May reason ka rin para tumayo. Papatunayan mo na laging mali yung assumption nila sa'yo. Keep on living life, alam mo yun. Huwag kang ma-stress sa mga bagay na hindi mo dapat ka-stressan. Alam mo yun, just enjoy the ride. Enjoy mo yung buhay. Nangigis mo yun. Mga teacher po dyan, respect po sa inyo lahat ng estudyante, syempre. Kasi nahihirapan din. Nahihirapan din naman sila. Mga sir, mga ma'am, hindi naman po lahat kasi mabilis makagets. Ako, kung naabutan ko yung online class, panigurado, bagsak ako dyan. Alam mo kung bakit kasi ako yung tipo ng estudyante na kailangan i-spoon feed mo sa akin yung ituturo mo. Kasi kapag ako, yun, kasi nakaka-capture ng attention ko talaga yung mga teacher na maligalig. Yung kung entertaining. Kasi mapapakinig ka eh. Pero kapag yung teacher, tulad ng kapag may teacher kami sa math. Okay, x times x squared equals. Hindi na ako nakikinig. Yung utak ko nasa mga dinosaur na. Nag-iisip ako, may dinosaur, tas ganun. Mahirap talaga makinig ko. At saka, yun lang, gusto ko lang sabihin, hindi po lahat kayang mag-isip ng ganun. Maging, ano po tayo, pasensya sa mga estudyante natin kasi mahirap po talagang makinig. Pre, ano nangyayari? Hinahamog na tayo, balik na tayo sa loob. So, eto nga si Jonah. Jonah, kinuwento ko sa kanila. Kasi ano eh, alam mo yung pagbukas ko ng Facebook, may 13 years old na babae nagpakamatay dahil sa module. Dahil bagsak. Diyan na nilintang ka na. Janiel, yung online class mo ha. Guys, kung kayo hindi kayo makasurvive sa module, lalo naman to. Pero masaya siya. Never option. Ito gawin nyo, enjoy nyo kung ano yung nandiyan sa'yo. Never naging option ang pagsusuwi sa MCM. May bubuko ko. Masabi ni Janiel? Enjoy yan. Hindi. Medyo yung kadiskarte ko sa buhay, medyo na-adapt na niya. Alam mo ginagawa? Ano? Nagpapagawa sa ibang brusko ng module. Napakahusay pala naman! Binukin nga kita! Kay Heinz, sabi ko sa inyo, may diskarte ang gagong bata yan. Pero at least, may diskarte siya sa buhay, di ba? Hindi yung point na pupunta ka sa magpapakamatay ka, dapat kumapit ka sa mga kaibigan mo. Binagsak lang kami talaga. Kasi binato niya yung teacher namin ng papel. Tapos sabi, sino sa inyo yung tatlong yung bumato? Walang umamin, ibabagsak ko yung tatlo. Bagsak kami yung tatlo. Pero, umiyak ako nun. Real talk, umiyak ako. Nakita mo ako eh. Nasa impirma niya ako, umiiyak ako. Sabi, ba't ka umiiyak? Kasi Jem. Sabi ko lang ako, tahan ang pangit na mukha. Ayun, umiyak. Hindi. Sabi, ba't ka ako umiiyak? Sabi ko, bagsak kasi ako, hindi pa ako nagkaganto. Ang sabi niya,
parang yun lang eh. Hindi naman katapusan ang buhay. Oo, totoo. Doon ako na ano. Totoo. Hindi naman katapusan ang buhay. Kasi kung kami pumasa doon, baka ngayon nagtatrabaho kami, naging operator kami sa isang kumpanya. Sa EPSA, no? Basta mga ganun. Mga ganun. Galing ako doon. Oo, oh, ganun nga. Ganun ang mangyayari. Pero, since bumagsak ako, naisip ko, patapon na yung buhay ko. Ngayon, hindi tayo may ganito kung naisip kung nag-ano tayo, nagtrabaho tayo sa ganun-ganun, di ba? Nasa utak din kasi, nasa mindset din kasi. Bali, lumis kami ng landas at sinabing pagka-college mo, magtrabaho ka ng ganyan. Hindi mo malalaman kung ano yung para sa iyo talaga. Hindi ako naman. Oh. Kasi ako guys, di ba, babagsakin nga talaga ako since. At puro honor ako ng elementary. Kaso nung natutunan ko kumopya at mambalasubas mga classmate, wala na. Hindi ko na kinakaya. Basta lagi akong bagbagsak nung high school. Kundi principal niyang lola ko nung high school, hindi ako papasa, hindi ako gagraduate. Nung college ako, sa ICU yung bagsak, sa Kapsu, bagsak. Ang ginawa ko lang talaga, gusto ko lang maging masaya. Okay. Tapos sabi ko sa buhay ko, kahit babagsak, edi ulit na lang ulit. Oh, ganun nga. Kasi ako, matalino din ako eh. Naging student of the month ako sa Amerika 3 buwan. Tapos, pag uwi ko dito, hinatak niya ako sa pagkocomputer. Wala na. What the? Hindi, wait lang ha. Si JM guys, dati muntik lang magpakamatay. Kasi, siya, ang dami yung tigyaw at mataba, may itibubi yung bato. Tapos, lagi siya binubuli. Tapos eto na ako, superhero. Eto na ako. Tapos nung inaano-ano siya, naiyak sa sige. Jem, ibigay mo lang yung lunch mo sa akin, pati mag-Mountain Dew tuwing lunch. Ako na bahala sa'yo, poprotectal. Tapos ako, yun, naging mag-best friend. Yeah. Bali, yun. Savior. Well, yun lang. Gusto lang parating sa inyong mga kids na, ano lang. Enjoy lang yung buhay nyo. Take it easy, huwag nyong isipin option. Kung bumagsak ka man, dati nga ako, 4 times ako kumuha ng math. It's stupid. Oh, spread awareness. Guys, eto nga. 6 times bumagsak sa math. Okay lang. Apat. Apat. Okay lang. Na-depress ba? Hindi. Hindi. Masaya lang ako. Oh, masaya lang. Bagsak. Oh, masaya lang. Iba-iba classmate ko, iba-ibang chicks. Dati, wala pa ako ni Commander. Oh, yun, no? At least, kung bagsak, okay lang. Be positive, guys. Huwag kayong magpakamatay dahil sa ganun. Spread awareness po. Pero di namin sinasabi yung magpabagsak kayo ng sadya. Oh, wala kami sinasabi, guys. Baka sinasadyain yung, oy, kuya, bas dyan, nabagsak ako, tindi. Baka may mag-comment ng ganun, eh. Agad sila. Eh, classmate, okay na maging bagsak. Sila ko yung GM nga, kay Jonah, ganun mindset, bagsak eh, eto. Wag naman, guys. Ayaw nyo gumaya kay Kuya Lokar. Si Kuya Carlo, ang walang bagsak talaga. Oo. Hindi, nagkayo sa akong, hindi bagsak. Ano? Bag dito? Parang test, tapos niretake. Ano, remedial. Akala ko kasi, bagsak na ako nyon. Tinama ako, sabi ko, sir, tama yan. Ayun, tama talaga. Hindi, pasado ako. Kala ko eh, babagsak ako, pre. Kasi pag bumagsak ako, balik ako sa ano. Yung nga, graduate na ako, pero meron akong isang subject na pinapasukan. Okay. Hindi, para sa akin, Programming. Yun na nga lang ang gawin nyo, guys. Kung bumagsak man kayo, kung medyo nahihirapan kayo, enjoy nyo lang, mag-pray lang kayo. Kung bumagsak, hindi kunin mo na lang ulit. Pero dapat, papasa mo kasi kahit kami yung iba dito graduate eh, di ba? Oo, kaya kailangan huwag tayo magpamatay sa ganun. Alam ba ang course ko dapat ay ano? HRM. Kasi magaling magluto. Kaso nga lang, sabi sa akin isang basta sabi sa akin eh, mag-ano ka na lang, BSF? Ano may BSF? Bachelor of Science and Fisheries. Sabi ko, ayaw maging mga isda. Sabi ko, ayaw magbenta ng mga isda. Sabi ko, ganun, ayaw ko nyon. Kaya hindi ko natinik yun. Anong point mo kayo? Oo nga. Ang gusto ko HRM. Guys, nandito kami. Si Carlo gumagraduate. It's been a long... Pero, gumraduate ka ng program. Hindi, gumraduate ako ACT. Oh, hindi makaka-relate. Ako din eh, nalulost ako. King, ikaw naman, yung bumagsak ka, nalungkot ka? Hindi, normal na sa akin yun eh. Okay. Diba? Baka madawit pa nga lang ko ha. Normal eh. Pero hindi normal sa akin nung naging kaklase ko si Jonah. Kasi, first year college, pasa ako ang gaganda, dos. May uno pa nga. Ito na ngayon, second year, Jonah, umamin ka. Niyakag ako ng niyakag mag-computer. Ayun, bagsak ng lahat. Impostor pa. At saka, eto talaga pinamatinding estudyante. Sa kanya ko lang nakita, yung estudyante, nasasabihin yung teacher na Squidward. Garo. My gosh. Garo. Pati yung prop namin, hinamon niya ng suntukan. Pare, binagsakpa naman ako. Ay, sabi ako, nakatatlong beses na ako ng pasok ng mat. Ilang taon nang inano ko. Tapos, sabi, mag-ano ka, removal ka. Yung parang, ano, para makapasa. Review ako, kahit Bobo, no? Review si Bobo. Pagpunta ko, sir, mag-removal na ako. Ah, mag-removal ka ba? Hindi na, bagsakan eh. Oh. Wala na. Oh, yan na.
teacher, dumaan. Ano yun? Gagawin din sa ako! Bago yun ko. Ito pag sa, ano, na hindi yung makagraduate. Ito stupid. Tapos binili na ako ng motor. Yung makagraduate, edi. Yan lang, gaster ako. Yan ang gaster. Guys, wag nyo gagawin yung hamoy yung teacher yung suntukan. Respeto pa din. Ika-suntukan. Idadrop ka nun. Kasigurado, idadrop ka nun. Doon kami, tawa kami ng tawa kasi si Jonah pinatawag pa yung magulang. Kinausap na maayos kasi. Doon nagalit si Jonah. Sabi pagtitikin daw na removal. Nung kinausap na ni Jonah, hindi pinag-take na removal. Ayun, nagwala. Kung kaming lahat dito inabot ng online class, alam niya resulta. Wala. Bagsa kami lahat. Wala, mag-vlog tayo. Nakaganto. Oh, sige sila. Oh, vlog, guys. Magkagaroon lang, guys. Pero kayo, kaya niyan. Encourage ko lang kayo, kaya niyan. Kasi para din sa future nyo. Tsaka alam ko naman na hindi kayo kasing bobo namin lahat. Okay? Hindi kayo kasing bobo namin lahat. Mas matalino kayo. Kami, tamad. Pero matalino. Ba't kami? Tamad-tamad? Hindi naman tamad. Ako, mahimag ako. Kaya ako, ano ako? Si King. Wala na. Yun lang guys, so kailangan huwag na tayo magpakamatay or saktan yung sarili natin. Spread awareness. Stop! Mag-share pala ako. Ano yun? Dati sa Wawawin, may segment na ano, pag-aanohin, yung audition yung mga babagsak. Ang average eh, 74 pababa. Si Daddy sabi, mag-audition ka dyan. Yan ang 74 pababa. Buti tayo 77 tsaka 76. Paano? 76. Oo. Average namin yun ng high school. May papaliwanag ko. Ako kasi, ang paso ko, twice a week lang. Tuesday tsaka Thursday lang. Kayo ko ng MWF. Oo na! Tapos half day pa yon. Kaya ako, hindi kilala ng teacher ko minsan. Bago hahanapin ako dun sa silya, eh ang katabi ko lagi si Russell. May pameto po yung King. Ano ba yan? So guys, huwag nyo lang kami tularan na pagigiyan nyo lang yon. May nakikita rin ako na after mag-module, nanonood kami ng Brusco Bros. Maraming salamat sa inyo. Ginagamit nyo kaming ano, yung stress reliever nyo minsan kapag after, stress. After mag-module, oh, syempre. Yung Brusco Bros, yun, okay yun. Yun, after guys ha, tandaan nyo, module muna tayo kasi baka pagalitin tayo ng parents natin. Gusto lang ng parents natin, mapabuti yung buhay natin. So guys, stop! Suiciding, stop killing yourself. Kaya rin stop bullying. Kasi yung iba kaya nagpapamatay, binubully sila. Oh, stop bullying. Si Jonah, bully lang yan sa video. Pero pag off cam, okay lahat kami dito. Kahit bully ako, marano. Oh, tsaka yung pambubully na ano, hindi naman, hindi namin tinitake as ano. Halimbawa, bully mo nga si Jig. Ayan. Ayan, ano? Oh. Pak. Oh, di ba? Okay lang kay Jig! Guys, stop! Ano ha? Hindi, ano lang man. Yung biruan lang. Walang personal lang. So yun lang guys. Keep it up sa pag-aaral. And sana may nahatid ako message sa inyo na iti-take nyo at i-apply sarili nyo. Okay guys? So, yeah. Peace. Bye.